hindi ako basta-bastang bibitaw ng salita. Sinabi ko, if your life is in danger, then in arresting a person, kayong mga ayong sumunod sa batas, you convert. Hindi na yung oust-oust, Duterte. Ang total ang naghawak nito, ang military, ang pulis. Kung ayaw nila, ang totoo, wala talagang mangyari. Kung gusto nila, well, hindi mo rin mapigilan. Pero kung kayo lang, tapos you agitate people to revolt, tapos mag-riot-riot, masaktan lang kayo. Kaya pag ginawa ninyo yan, alam na ninyo ngayon. Pag ang pulis nag-aresto sa inyo, your responsibility is to submit. Special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. Bubuksan na ngayong linggo sa mga persons under investigation or PUI at persons under monitoring o PUM ang mga gusaling tinaga bilang quarantine facility sa Metro Manila. Inihanda na rin ang mga medical personnel na itatalaga sa mga ito. Nato po ang ulat ni JC Cosico. Ininspeksyon ng ilang miyembro ng gabinete ang tatlong malalaking pasilidad sa Metro Manila na gawing quarantine centers para sa mga asymptomatic at mild COVID-19 patients. Pero paglinaw nila, pwede para magkaroon ng pagbabago sa mga posibleng i-quarantine dito, depende sa demand. Kung ang demand mas malaki sa panig ng PUIs, ibig sabihin hindi sila positive, there are only probable cases, titignan po natin. Unang binisita ni na Health Secretary Francisco Duque III, Defense Secretary Delfin Lorenzana, National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. at BCDA President and CEO Vince Tizon ang Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Nasa 112 na pasyente ang kaya i-accommodate ng facility. Mayroon din silang kanya-kanyang cubicle. May sarili din silang kama, upuan, side table at ilaw. Magisimulang tumanggap ng pasyente ang pasilidad sa Miyerkules. Magkakaroon pa kasi ng final disinfection and sanitation procedures. Sunod namang pinuntahan ng mga otoridad ang Philippine International Convention Center sa Pasay City, kung saan ang mga forum halls nito ang magisilbing pasilidad para sa halos 300 pasyente. Nagkatayo pa rin ang mga cubicle sa mga hall para magsilbing kwarto ng mga pasyente. Ganito rin ang sitwasyon sa World Trade Center na kaya naman mag-accommodate na 502 patients. Target na magamit ang PICC sa Biyernes, habang sa Linggo naman ang World Trade Center. Once this is operational, kasi syempre ngayon, yung mga ospital natin ay malapit ng mapuno. Samantala, mga medical staff mula sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang makisilbing mga medical staff nito. Mayroon ding lugar para sa kanila para di sila exposed sa mga pasyente. Color-coded din ang mga cubicle at nursing stations para nakasentro lang ang mga medical staff sa mga pasyenteng assigned sa kanila. Mas madali po ang kanilang papel gagampanan kung meron pong malinaw na sistema. Ang DPWH at mga pribadong sektor ang nagtulong-tulong para sa conversion ng mga facilities. Bukol sa tatlong pasilidad, gagamit rin na iba pang venues para magsilbing quarantine facilities para sa mga kaso ng COVID-19. Kabilang dito ang Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan at Philinvest 10 sa Muntinlupa City. JC Cosico, News 5. Kasabay ng pagdami ng mga PUI at PUM, tumataas din ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. At para po sa update, nagbabalita live si Jen Calimon. Jen, let's start with data. Ano yung mga numbers today?
Well, book umakyat na sa 3,660 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa pagkakadagdag ng 414 confirmed cases ngayong araw. 73 na ang bilang ng mga gumaling sa sakit habang 163 naman ang mga namatay na. Book? Jen, itong 414, parang ito yung isa sa mga pinakamataas na bilang para sa isang araw ng Pilipinas, di ba? Mm-mm. Tama ka dyan, Bok, ayon nga sa DOH, ano, kasi parang mas marami daw yung mga namamatay kaysa sa mga gumagaling. Ayon kasi sa kanila, ngayon pa lang daw kasi nagsisimula yung mas malawakang testing para sa mga nagpositibo sa COVID-19, Bok. Mm-hmm. At ang tanda kong sabi ng DOH at ng gobyerno, hindi pa tayo nagpipik. Pero yung Amerika, baka next week, baka mag-peak na eh. May balita ba ang DOH? Baka lang sakali ah. Hindi ko lang alam kung nabanggit kanina. May balita pa ang DOH kung nalalapit na yung ating pag-peak doon sa ating mga numbers or wala pa silang balita doon? Mm-mm. Bukang sinasabi kanina sa virtual presser ni DOH spokesperson Vergere, maaga pa raw kasi para sabihin kung bumababa yung ating tinatawag nga na COVID-19 curve, dahil yun nga kakasimula pa lang daw ng ating expanded testing at matagal din kasi yung pag-recover ng mga tao may COVID. Usually book doon sa mga merong mild cases, 2 weeks kasi yung inaabot ng recovery period niyan. Mm-hmm. Yung mga may severe cases naman ay 3 to 4 weeks. Kaya kailangan pa daw ng mas masusing pag-aaral, Bok, para masabi kung tayo ay nasa trend na bumababa o tumataas, Bok. Okay, Bok. Malaking usapin ngayon yung kung i-extend pa lalo yung enhanced community quarantine na dapat mag-expire by the 12th or by the 13th of this month. Meron bang rekomendasyon na inanunsyo yung DOH pagdating sa isyong ito? Well, sa ngayon, Bok, wala pang binibigay na rekomendasyon ang DOH, pero ayon kay Yusica Vergere, dalawa daw kasi yung magiging basihan ng DOH sa pagbibigay ng rekomendasyon sa IATF kung dapat na nga bang i-extend o ihinto na itong enhanced community quarantine. Una, Bok, titignan kasi yung trend ng numbers, ano, kung nababawasan ba yung bilang ng mga may kaso o tumataas pa, no? So kung bumababa o tumataas. Pangalawa, tinitignan din yung kapasidad ng ating healthcare system. Tinitingnan yung kapasidad ng ating mga laboratorio sa pagtugon sa COVID-19 crisis at i-assess kung ito ay lumalakas at kung tayo ay mas nagiging ready na. Bok. Okay, Bok, doon tayo sa medyo good news. Yung binigay na special risk allowance para sa mga health workers, ano yung feedback ng DOH? Siyempre, Bok, ikinatuwa ng DOH itong pag-aproba ni Pangulong Duterte sa Admin Order No. 28 na naglalayong mabigyan ng special risk allowance yung mga public health workers natin na exposed sa hazards sa pagtugon ng COVID-19. Tatanggap sila ng special risk allowance yung lahat ng public health workers kahit anuman yung kanilang status. Kasi sila ay regular, kontraktual, casual o part-timer ay makakatanggap sila nito. Malaking bagay daw ito sa mga health workers ayon sa DOH dahil ipinapakita daw nito, Bok, na nire-recognize ng government yung mga sacrifices and efforts ng ating mga public health workers. Okay, maraming salamat, Jen Kalimon. Attorney Rico Kicho has formally filed his complaint against Senator Coco Pimentel for allegedly breaching quarantine protocols. Kicho says he has emailed the document to the Justice Department. The complaint also referenced an online petition that has gathered 200,000 signatures. He adds that as a lawyer, he cannot allow the reckless actions of Pimentel to be brushed aside as he blatantly violated laws and put lives of other people at grave risk. Kicho also hopes that the DOJ will swiftly act and pursue legal actions against Pimentel. Kicho is a former dean of the University of Makati School of Law. He was also a spokesman of former Vice President Jojo Binay and was part of the defense team of impeached Chief Justice Renato Corona. On the other hand, Pimentel says he has not yet read the complaint, but he says he will respond to it as soon as he gets a copy of the document. Meanwhile, Justice Secretary Menado Guevara says that the DOJ will apply the law fairly and uniformly, regardless of the status of the respondent.
And moving on to some headlines abroad, a 4-year-old tiger at the Bronx Zoo in the U.S. has tested positive for COVID-19. This is believed to be the first known infection of an animal in that country and the first of a tiger around the world. The U.S. Department of Agriculture reports that 6 other tigers and lions have also become ill after exposure to an infected zoo employee. This raised new questions about COVID-19 transmission between humans and animals. However, several domestic animals had previously tested weak positive for the SARS-CoV-2 virus outside of the U.S. At kung naubusan na po kayo ng pagkakaabalahan ngayong enhanced community quarantine, bakit hindi po niyo subukang magtanim ng kamote? Well, o ng gulay. Kahit kasi nakatira kayo sa syudad, pwede niyo pa rin gawin yan dito sa syudad. Ito pong report ni Gerard de la Peña. Viral sa Facebook ang post na ito ng isang residente ng QC. Namimigay kasi sila ng mga buto ng iba't ibang gulay tulad ng pechay, sigarilyas, sili, patola at kalabasa na nakakapit sa gate ng kanilang bahay. Para naman sa mga hirap makapagpatubo ng halaman mula sa buto, libre rin ang mga seedling ng ampalaya, kangkong, alugbati at basil. Ito raw ang paraan ng may-ari na si Precious Rivero para makatulong sa mga nahihirapang mamili ng pagkain ngayong panahon ng enhanced community quarantine. Naisip ko lang na kailangan idamay ko yung mga kapitbahay ko sa hilig sa pagtatanim para hindi na kami makigulo sa mga grocery, sa palengke, tsaka kumukonti na rin yung supply. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung community quarantine. So maganda na handa ka at the same time, malibang ka habang nasa bahay ka lang. Pwedeng kumuha ng 3 items ang sinumang mapapadaan sa kanilang bahay para marami ang makinabang, lalo ngayong mahirap makakuha ng supply sa pagtatanim. Yung iniisip namin, syempre hindi tayo sigurado ngayon kung anong mangyayari. So kung meron tayo nito, kung nagtanim ka at least in 1 month, sigurado meron kang kakainin. Ganon, hindi tayo nakadepende sa hindi natin makukuha, hindi tayo magdepende sa delata. Tama to. Pag mga ganito, I think yung message nga nito is we should really go back to the nature and back to basic. Kailangan itanim na natin yung sarili natin kinakain. Tama na yung pag-i-import. And one way of surviving this is one, we have to support yung ating local agriculture. Magtanim rin tayo ng sarili nating makakain. Para lockdown man, may pagkain tayo. Kahit i-lockdown nila ang palengke, at least sa sarili nating bahay may pagkain. So, I really encourage everybody, lalo na yung mga urban poor, kailangan magtanim kasi para makasurvive tayo. At saka, one, nakakatulong to sa environment, sa hangin, nakakatipid ka. Namimigay din ng mga libreng binhi ang Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture. Sa kanilang opisina sa San Andres, Manila at sa Visayas Avenue sa Quezon City, pwedeng kumuha ang kahit sino ng mga buto at seedling sang gulay. Ngayong may enhanced community quarantine, pinipick up na lang ng mga individual at komunidad na interesado sa pagtatanim ang mga buto at seedling gamit ang mga motorcycle delivery service. Para po magkaroon po tayo ng sariling pagkukunan ng pagkain po, lalo po ngayong COVID-19. Pinakamabilis daw patubuin ang pechay, mustasa at lettuce na maaari ng anihin matapos ang 30 araw. Popular din ang kamatis, talong at sili. Hindi naman daw totoo na kailangan ng tinatawag na green thumb para makapagpatubo ng gulay. Ang kailangan lang daw, sumubok na sumubok para masanay sa pagtatanim. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5. That's the latest on the COVID-19 pandemic. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.